Apat ang patay habang anim ang pinaghahanap pa matapos gumuho ang bahagi ng isang minahan sa Toledo, Cebu. Nakatutok si Femery Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Ibinigay sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak ang videong ito. Kuha ilang saglit bago gumuho ang isang mining pit ng Toledo, Cebu. Bandang alas 4 ng hapon kahapon, makikita ang unti-unting pagguho ng lupa sa mining pit ng Carmen Copper Corporation. Ilang minuto pa ang lumipas bago tuluyang dumaos-dos ang malaking tipak ng lupa hanggang mahulog ito sa tubig. Inabot pati ang mga equipment na nasa ibaba. Ang pagguho kinumpirma kahapon ng Carmen Copper Corporation sa isang pahayag. Sabi ng kumpanya, maaaring lumambot daw ang lupa dahil sa pagtama ng bagyong Vicky. Apat ang patay at anim ang patuloy pang pinaghahanap dahil sa nangyari. Patuloy ang search and rescue operation sa iba pang mga nawawalang trabahador na pinaniniwala ang natabunan dahil sa pagguho. Nag-deploy kami ng mga tauhan at the same time, tumulong din yung mga taga Bureau of Fire at Bureau of Jail para ma-manage yung activity area para na rin sa safety at security. As per information ni General Di Viraturda, nag-retrieve daw ng pipe kasi kasama sa project nila na gawing source ng tubig na bibigay rin sa constituents ng Toledo City. Patuloy pang biniverify ang pangalan ng mga nasawi. Kasama naman sa anim na nawala ang kamag-anak ni Biga Barangay Captain Pedro Atan Sipada. Isa na nito si John Paul Resuelo, 27 anyos. Ang sa amin lang, sana makita na siya. Tatanggapin namin ang lahat. Tatanggapin namin kung ano ang nangyari, basta makita lang namin siya. Ayon kay Kapitan Sipada, noong nakaraang buwan, tinawag nilang atensyon ng management at ng gobyerno dahil sa nakikitang crack sa nasabing pit na matatagpuan sa kanilang barangay. Ako rin yung hangyari, mga unta. Matutukan kita niyo. Pakiusap ko lang sana. Matutukan ito ng mas mataas na LGU. Tulad ng aming mayor, ng ating gobernador, na sana matingnan ang sitwasyon. Nakikiusap rin ako na kaming taga-barangay, mag-ingat rin. Naghain na ng suspension order ang Regional Mines and Geosciences Bureau laban sa Carmen Copper Corporation dahil sa insidente para sa gagawing investigasyon. Para sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ako si Femery Dumabok, nakatutok 24 oras.